Ano nga ba ang totoong nangyayari kay Kaalaman? Ano ang dahilan sa likod ng biglaang pagpalit ng profile picture at background picture sa kanyang Facebook page? Well, gusto mong malaman ang totoong dahilan? Tara, pag-usapan natin yan! Alternate Reality Game, isang interactive na laro na nangyayari sa loob ng internet pero ginagamit ang real world bilang platform. Ito ay ginagamitan ng transmedia storytelling. Ibig sabihin, sa larong ito, merong storya na binabahagi sa pamamagitan ng social media at pwedeng mabago ang storya ng laro depende sa magiging reaksyon ng mga players. Binubuo ang larong ito ng mga puzzles, mga katanungan at ilan pang mga palaisipan na magiging dahilan para mas lalong maging intense ang laro. Meron itong mastermind of the game. Siya ang magkukontrol sa mga posibleng susunod na mangyayari. At madalas na AI o artificial intelligence ang mga mastermind ng naturang laro. At ito ay ginagawa para malibang ang mga followers ng isang community o di kaya para mag-promote ng isang palabas o anumang produkto. At eto nga ba ang ginagawa ni Kaalaman sa atin ngayon? Ini-involve nga ba ang kanyang mga followers sa isang alternate reality game o meron pang mas malalim na dahilan? What's up? Kumusta? Magandang araw! Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. At kung first time mo palang rito, well, hinihingi ko po ang iyong suporta na i-subscribe na ito. Please support Filipino vloggers. At sa araw na ito, mga i-vloggers, ay pag-uusapan nga natin ang profile picture at ang background picture ni Kaalaman, pati yung kanyang kakaibang story na naman na talagang palaisipan po. Well, mga i-vloggers, nung nakaraan sinabi ko na baka si Kaalaman ay nasa panganib o di kaya meron siyang gustong tulungan na nasa panganib. That's why he is making those codes sa kanyang Facebook page. Pero sa tingin ko, mali yung mga sinasabi kong yun, mga i-vloggers. Dahil ang malinaw na sa atin ngayon, ito ay isang laro na pakulo ni Kaalaman. Well, maganda kasi ang larong ito dahil tayo ay nag-iisip, nagiging malawak ang ating understanding sa mga bagay-bagay, which is yun talaga ang nature ng alternate reality game. Gusto nito na kumalap ng napakaraming impormasyon ang mga players tapos pagdugtungin ang mga impormasyon na yun. Well, the benefits of that is that mas lalong lalawak ang ating kaalaman sa mundong ito. At dahil mahilig ako sa paggawa ng mga konspirasiya, mahilig sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, mahilig gumawa ng teorya, well, I'm in on this game. I consider myself as one of the players of this game. Noong nakaraan, tinatanong natin ang ating sarili kung nasaan ba si Kaalaman, ano ang nangyayari sa kanya, bakit kakaiba at creepy ang pinupost niya sa kanyang Facebook page. Well, nasagot na ang ilan sa mga katanungan na yun. Una, kaya creepy at kakaiba ang kanyang mga pinupost sa kanyang FB page dahil ito ay isang laro. Gusto niyang mag-isip ang kanyang mga players o yung kanyang mga followers. Pangalawa, ano nga ba ang nangyari or ano ang nangyayari kay Kaalaman? Sa tingin ko, okay lang siya. And that is an absolute answer. Bakit? Kung hindi siya okay, malamang sa malamang, magre-report ang kanyang pamilya. Kasi sila yung nakakaalam kung sino si Kaalaman. Not unless tinatago ni Kaalaman pati sa kanyang pamilya ang kanyang identity. Now na malinaw na sa atin na okay pala si Kaalaman at etong ginagawa niya ay isang laro, then let us move on to the next level, which is laruin natin ang larong ito. Well, mga i-vloggers, pwede akong magkamali dito sa aking analysis kasi nasa mastermind pa rin kung papaano niya babaguhin ang larong ito. We don't know what is the real rule or what is the goal of this game. Basta laruin lang natin at hindi natin alam talaga kung ano yung direction. Depende sa analysis ng mga players pa rin. Well, ito po ang analysis ko sa larong ito, mga i-vloggers. Kailangan lamang nating sagutin ang katanungang nasaan si Kaalaman. And the pictures, yung videos at yung mga posts niya sa kanyang FB page, those are clues para masagot natin ang katanungang nasaan si Kaalaman. So let's start with the current clue na nilabas niya ngayong araw, mga i-vloggers. Ang pagbago ng kanyang profile picture. Well, this is not the first time na nagbago ng profile picture si Kaalaman. Pero this is a timely one, masasabi ko, kasi trending po siya ngayon and then bigla siyang nagpalit ng profile picture. So mag-iisip talaga ng mag-iisip ang mga tao. At marahil alam ni Kaalaman na yung atensyon ng mga tao ay mapupunta doon mismo sa kanyang profile picture.
Ang sabi ng iilan, ito ay isang Morse code. Pwedeng tama sila mga Rogers, pero kung papansinin po natin mabuti sa Morse code at ang equivalent ng mga alphabet nito, makikita po natin na merong mga tuldok sa napakaraming letra. Pero dito sa ibinigay ni Kaalaman na image, wala pong tuldok. So, technically, baka ito ay hindi isang Morse code. Kung papansinin po natin mabuti mga Evadgers, somehow merong mga congruent or equal sizes na mga rectangles na ating makikita. Hiwa-hiwalay at merong mga grupo-grupo. At kung i-observe nating mabuti ang quality ng picture, sabi ko na this is a picture na zinom ng zinom talaga mga Evadgers. Dahil sobrang pixelated na po at tila mga squares na makikita mo sa larawang ito. At nung ginalaw ko ang saturation, yung brightness at clarity ng pictures, eto po ang lumabas. Kung mapapansin natin, tila ba kakaiba talaga? Meron talagang meaning at tila ba isang napakalalim na code at mahirap basahin dahil hindi pamilyar ang code na ito, mga Evadgers. Pero sa dulo, nagulat ako na medyo makulay pala. Na tila ba tayo ay naglalaro ng Tetris at makikita natin na tila ba isang putol-putol na letter Z ang larawang ito. Well, kung papansinin naman natin ang kanyang background picture, alam natin na ito lamang ay kinuha galing doon sa profile picture mga Evadgers at inilagay sa gitna ng dalawang side. Yung isang side is darker kumpara sa other side mga Evadgers. At mapapansin rin natin sa gitna na ito lamang ay yung kanyang profile picture. Pero merong nawala dito mga Evadgers, nawala yung mga rectangles na nasa baba. At eto pa ang kanyang pasabog sa araw na ito mga Evadgers. Ang kanyang story kung saan makikita natin na merong sapatos, merong isang paa, tapos merong letter S. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Well, kung papansinin po natin mabuti yung paa, parang ito ay isang sapatos din na mahaba lamang na itsurang paa. Bakit? Kasi meron po itong butas sa itaas. Samantalang ang sapatos namang ito ay parang boots na ginagamit sa mga malalamig na lugar o di kaya pag-hiking. Kung naobserbahan nyo rin po, hindi magkapareho ang paa at ang sapatos. Dahil yung isa ay pang left, yung isa naman ay pang right. Tapos yung background naman ng mga pictures ng paa, sapatos at yung letter S ay isang black and white na parang isang sasakyan. Tapos sa taas-taas ay merong check, merong mga X, tapos meron pang mga kakaibang hugis. At hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito at ano ang connection nito sa pinagpo-post niya. Well, pwede rin panlito lang or pangdagdag lang din na clue dito sa kanyang gustong iparating na mensahe. So in my mind, meron akong nabubuong thoughts na posibleng kasagutan doon sa gustong iparating ni Kaalaman or gusto niyang itanong sa atin. Pero hindi ko pwedeng sabihin dito mga Evadgers dahil baka malaman ng mastermind of the game. Sabi ko nga, etong larong ito ay pwedeng baguhin ng mastermind of the game at ang mastermind na yon ay si Kaalaman. Ngayon, lahat ng players na yan, posible na pinapakinggan ni Kaalaman ang kanilang mga opinion o yung kanilang mga konspirasiya about dito sa pinopost niya. So, ang masasabi ko lang, as of this moment, itong pinost niyang story ngayon at yung kanyang pagpalit ng profile picture ay merong connection doon sa pinakauna niyang post na kakaibang mga letra. Tapos meron din itong connection doon sa blurred na picture na parang nagmamadaling kuhanan. Malapit nang matapos ang larong ito. And this will lead to an answer. Pwedeng isang tao, isang bagay, isang lugar, at pwede ring isang storya. And I am so excited na malaman kung ano yon. Well, pwede akong magkamali sa aking mga konspirasiya at aking mga iniisip. And pwede rin kayong, at kayo rin, bilang parte ng larong ito, ay gumawa rin po kayo ng teorya nyo. Malay nyo, tama yung inyong mga teorya. And please comment down below kung ano ang nasa isip nyo mga Evadgers. Dahil napakalaking tulong po niyan para mabuo natin at mapanalunan ang larong ito. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!